bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, mamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na sabi ni Digong nyo, magsisilbi raw ang kanyang pangkat dito sa PDP padapa bilang fiscalizer, yung taga-puna, di ba? Taga-question sa Marcos administration kung kinakailangan. Eh, ang pinakahuling tao na pwedeng kumwestiyon siya, tsaka yung partidong yan, mga kaibigan, na maraming ginawang kasalanan sa bayan, paglabag sa batas, sila yung pinakauli. At tsaka, dati kang presidente, bakit gusto mong panghimasukan ng pamamalakad ng pumalit sa iyong administrasyon? Ha? Meron ka ba nakitang ganun? Si Pinoy nagsalita lang eh, para i-depensa yung paninira sa kanya ni Digong nyo nung una, nung bagong upo, di ba? Ano ginawa niya? Pinagmumura niya para mapahiya kahit walang kasalanan. Katunayan eh, wala silang nagawang issue, di ba? Wala silang naimbentong issue labang kay Pinoy. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang sabi niya ho, we are not going to quarrel, hindi raw makikipag-away. Kasi ang gumagawa ng away, yung mga troll, di ba? Ginagawa na nila ng away yan kay itong si Marcos tsaka si Lenny. Ha? Wala namang issue kay Lenny no, kay Marcos. Panahon ni Pinoy, tanungin ko kayo, meron ba kayo narinig na si Pinoy ginipit sila Marcos? Meron ba kayo narinig? Wala. Di ba? Bakit? Ang nakaupo nun, executive secretary ni Pinoy, si Paquito Diaz Ochoa. Sino si Ochoa? Low partner yan ni ano? Ni Lisa Araneta, first lady ngayon. Asawa ni
Presidente Marcos Jr. Oh, di ba? Wala kayo narinig. Namatay si Pangulong Cory Aquino. Di ba dumalaw pa si Pinoy? Ha? Ah, si Kwan, si Bongbong, tsaka si Aimee doon sa Burol. Oh, mga kaibigan. Wala naman silang hidwaan, ah. Yung kaso labang sa mga Marcos, yun ay kaso nila sa husgado. Ha? Ah, tapos na ang papel ni Mrs. Cory Aquino ron. Wala na siyang papel doon sapagkat yun ay nasa jurisdiction na ng respective courts. Ha? Wala siyang pakialam doon. Kahit pagkatapos pa ni Mrs. Cory Aquino at sino man presidente, wala na, hindi na nila sakup yun. Ginagawa nila ng away, eto, tandaan ninyo, bakit yung mga troll nila nagpapanggap na kunyari sumusuporta kay Bongbong, lalo na yung nasa pangkat, yung lumipat sa pangkat ni Isko Moreno. Una, binabanata nung pangkat na yun, si Moca yun eh, yung leader, pinaka-leader dun eh. Binabanata nila si Isko Moreno. Pagkatapos, biglang-bigla, ay tumigil sila at ang binabanata nila nung election campaign ay si Bongbong Marcos na. Mga kaibigan, hindi na pinupuri na nila si, at kinakampanya na nila si Isko Moreno. Bakit nila ginawa yun? May nagutos sa kanila eh. Oh, mga kaibigan, ngayon, sila rin ang gumagawa niyan para mawalan ng espasyo na pwedeng magkasundo si Vice President Lenny Robredo at saka ang kampo ng mga Marcos. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padagay sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo.